Magandang buhay at welcome sa isa na namang episode dito sa Kusina ni Dan Levy. At yung recipe natin sa araw na to ay talagang napakasarap. At siguradong pasok na pasok sa kahit na anong handaan. Magluluto tayo ng beef adobo. Umpisa na natin at simulan natin sa paghahanda ng ating mga ingredients na gagamitin para sa ating beef adobo or adobong baka. Yung ating bawang ay pinitpit na muna natin, tapos gagawin natin dito ay hihiwain natin sa pinong-pino. Ichachop natin ng maliliit at napakasarap ng adobong baka pag medyo marami yung bawang na gagamitin natin. Tapos gagamit din tayo rito ng sibuyas. Kahit na anong klaseng sibuyas, white onion, brown onion, or red onion ay pwedeng-pwede. Hihiwain lang natin to sa maliliit na dice. Kasi yung gagawin natin dito sa ating sibuyas at saka sa ating bawang ay igigisa natin mamaya. At gagamit ako rito ng kamatis. Hihiwain lang natin to into wedges or parihaba. Ngayon, optional lang to. Pwede namang walang kamatis yung inyong beef adobo. Pero I do suggest, itry nyo mag-adobo ng baka na may kasamang kamatis. Nako, talagang napakasarap. Tapos, gagamit tayo rito ng patatas. At yung patatas natin dito ay baby potato. So, hihiwain lang natin to sa gitna. Ngayon, kung normal na size yung patatas nyo, ay pwede nyo gawing cubes, yung katamtamang laki. At gumamit tayo rito ng karneng baka na may halong buto-buto. Halos parte ito ng ribs. Naku, alam natin, napakalasa pag medyo may kasamang buto. At nagpakulo lang tayo rito ng katamtamang dami ng tubig. Yung gagawin kasi natin dito ay i-blanch muna natin yung ating baka. Tawag natin yan blanching. Yung purpose kasi niyan ay para matanggal talaga natin yung impurities at saka yung mga unnecessary debris na galing doon sa ating baka. At makikita nyo yan mamaya after nating mapakuluan ng 5 minutes. Takpan natin for 5 minutes. After 5 minutes, nakita nyo ang daming bula, tawag dyan ay impurities at hindi natin kailangan yan. So gagawin natin ay hahango na natin yung ating karne, yung ating baka, tapos itatabi natin. At yung tubig na pinagkuluan natin ay itatapo na natin yan at hindi natin gagamitin. And make sure mga 5 minutes nyo nga pakuluan para talaga lumabas yung impurities at hindi masama doon pag nagluto tayo mamaya. Tapos magpainit lang ng ating frying pan na paglulutuan, tapos lard na natin yung ating mantika. Lagyan na natin ng cooking oil. Tapos gagawin natin dito ay ipipre-fry muna natin yung ating patatas. So parang gagawin natin dito ay ipiprito natin. Gagawin natin ay partially fry lang natin para maganda yung appearance ng ating presentation mamaya. At the same time, hindi maging saggy yung ating patatas mamaya pag nilagay natin kasi konting luto na lang. Ngayon pag nakuha na natin yung light brown appearance, medyo nangitim-ngitim na yung gilid ng ating patatas, gagawin natin dito ay ihahango lang natin at itatabi. Same oil, yung natira doon sa ating frying pan, igigisa na natin yung ating bawang. At yung ating bawang naman ay susutay lang natin to hanggang maging light brown. Tapos sunod na natin yung ating sibuyas. Yung ating sibuyas na hiniwa natin sa maliliit na dice. Ngayon approximately mga nasa 30 to 40 seconds,
para maging translucent yung appearance ng sibuyas, then pwede na natin isunod yung ating kamatis. Continuous lang yung paghahalo para pantay yung pagkakaluto natin sa ating sibuyas at bawang. Ngayon pag okay na yung sibuyas, sunod na natin yung ating kamatis. Ito yung hiniwa natin ng pahaba. Tawag dyan ay wedges. Ipa-partially cook lang natin yung ating kamatis. Hindi natin kailangan talaga na lutuin ng maigi. Kasi pag nilagay natin yung baka natin, lulutuin natin ng napakatagal. So magiging mash din yan or madudurog yung ating kamatis. Tapos lagay na natin yung ating pinakuluang baka. Ito yung binlunch natin for 5 minutes para matanggal yung impurities doon sa ating karne, lalo na yung sa buto-buto. Haluin lang natin na maigi. Stir fry natin saglit yung ating baka. Ngayon, pag okay na, pwede na tayo maglagay ng ating soy sauce at ng oyster sauce. Tapos haluin muna natin saglit. At naglagay na rin tayo rito ng vinegar. At gumamit ako rito ng sukang kaumbong. Pag nahalo na natin ang maigi, pwede na natin isunod yung ating ibang seasoning. Maglalagay tayo rito ng crushed black pepper. At masarap pag crushed black pepper yung gagamitin natin. Kaysa compare doon sa pamintang buo. Kasi talagang lumalabas yung lasa ng paminta. Tapos naglagay na rin tayo ng sugar at naglagay tayo ng konting asin. Tapos gagawin natin dito yung ating bay leaves or yung dahon ng laurel ay ika-crush natin tapos ihalo natin doon sa ating baka. Para lumabas talaga yung lasa rin ng ating dahon ng laurel. Haluin natin ng maigi. Tapos para lalong sumarap lalo yung ating adobong baka, maglalagay tayo rito ng Sprite. Ngayon kung pwede naman na yan 7-Up or Sprite, pwede nyong ilagay. Tapos haluin natin partially. At yung Sprite na nilagay natin ay hindi talaga enough yan para magpalambot ng ating baka. So gagawin natin dito ay magdadagdag pa tayo ng 1 cup of water. Kasi gagawin natin dito ay isi-simmer natin for 40 minutes yung ating baka. Tamang-tama lang yon para lumambot at mag-evaporate yung sabaw na nilagay natin. The same time, maging caramelize yung sauce. After 40 minutes, check natin yung appearance. Nako, nag-caramelize na yung ating sauce. Halos nag-evaporate na. Talagang, tingnan mo naman yung itsura ng ating adobong baka. Talagang, mapaparami ka ng kanin. Lagay na natin yung ating crushed chili. Ngayon, optional lang yung crushed chili natin. Kung ayaw nyo ng maanghang, pwede namang wala lang crushed chili. Tapos, haluin natin. Tapos pag okay na, lalagay na natin yung ating piniritong patatas kanina. Haluin natin. Tapos yung gagawin natin dito ay tatakpan natin at i-continuous na natin yung pagluluto para lumambot yung ating patatas for about 3 minutes. Tapos lagay lang natin sa ating serving plate yung ating beef adobo. Talaga namang mapaparami kayo ng kanin nito. At napakasarap nito sa kahit na anong handaan. At pwede na natin i-serve at enjoy yung ating adobong baka. Sana po nagustuhan nyo yung ating recipe for today. At kung nagustuhan nyo, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina,
huwag kalimutan na mag-subscribe tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. At huwag nyo na rin kalimutan na i-follow yung ating Facebook page. Thank you for watching at ito ang Kusina ni Dan Levy.